Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Sasagutin lang natin yung tanong. So, okay guys, umpisa na natin. So, nandito tayo ngayon sa harap ng screen. So, una natin gagawin, mag-login lang tayo sa ating internet banking. So, okay. So, hintayin lang natin yung OTP. Okay, proceed. So, ito nga pala yung OTP, guys. Papasok to sa register number natin nung nag-register tayo sa internet banking. Video. So, ngayon nandito na tayo sa loob ng screen. So, i-navigate natin. So, unang-una, dito papasok tayo sa card security management. Ito yung sa bandang kanan, nasa gitna. So, bandang kanan. Okay. So, click lang natin yan. Card security management. So, ngayon, ito guys, lalabas dito, credit card, saka savings and checking. So, kung gagamitin natin yung ATM card natin na pang purchase, so, ito lalabas dito, yung card number natin, saka account number. Last 4 digit lang yung lalabas dito for security purposes. Tinatago talaga ni BDO yan. Okay. So, ito kung nakikita nyo to, meron ditong unlock slash lock card. So, ito, bayaran na natin to. Huwag nating i-lock kasi pag nakalock ito, hindi na natin magagamit yung mga purchase, online purchase natin. Yung ATM at saka no pin based na purchase. So, okay. Click lang natin dito yung more option. Dito tayo papasok. More option. So, okay guys, under dito sa more option na window, so makikita natin dito, ATM withdrawal limit. Yan. So, pwede nating taasan, pwede nating ibaba. Pin-based purchase limit. So, nakalagay dyan yung kung magkano yung limit niya. No pin purchase limit. So, ito guys, focus natin ng konti. Okay. So, itong ATM withdrawal limit, guys, alam naman natin to yung withdrawal limit natin kung sa yung binibigay ni video is only 50,000 a day at saka 5 withdrawals yata per day. So, pwede natin siyang taasan. 5 withdrawals pa rin, pero pwede natin taasan yung limit kung magkano. Kasi whichever compares lang naman yun eh. At saka, dito naman sa pin-based purchase limit, nakalagay dyan, enable, kung magkano ilalagay mo dyan, pwede mo siyang baguhin. So, itong pin-based purchase limit, ito yung limit na kung saan bibili ka ng kung anong bibilhin mo sa department store o kaya sa kung saang grocery, nagagamitin mo yung card mo, ATM card mo, at saka ipapasok siya sa POS. Pag pinasok sa POS, kaya saka ka mag-encode ng sasabihin ng cashier o mag-encode ka ng PIN number mo. So, yun ang tawag natin PIN-based purchase limit. So, dito naman sa no pin purchase limit, so ito naman yung
pag nag-purchase tayo online niya, yung nire-required lang yung card number mo at saka yung security pin, security code na nasa likod ng ATM card. So, if ever man na gusto mong baguhin yung no pin purchase limit, kung nagkaka-problema ka, so, kung gusto natin baguhin lahat ng setting dito, taasan natin o babaan natin, so dito papasok lang tayo dito sa Unchains. So, click lang natin itong drop-down menu nito. So, ayan guys. So, dito pwede kang mamili kung magkano gusto mo na limit. So, nakalagay dito up to 200,000 na naman yung limit niya. So, halimbawa sa akin, meron nakalagay na 100,000. So, kung gusto ko siyang babaan, gagawin kong 50. So, lagay ko lang 50,000. So, binabaan ko siya. Pwede ko rin siyang taasan. Pwede kong gawing 200. So, ito naman kasi yung allowable lang siya na for safety purposes eh. Lalo na ngayon pagka sa panahon ngayon, medyo maraming mga scammer, maraming mga hackers, so baka magkakaproblema. So, gagawin ko lang, babaan ko to, gagawin kong 50. So, yung current setting ko ngayon is 100. So, new setting, naglagay ako ng 50. So, okay. Click lang natin yung save. Yan. So, after clicking save, sa ibaba nito, submit natin. So, dito ngayon guys, nakalagay dito sa confirmation niya. Previous setting 100, new setting 50. So, pwede na natin i-submit. So, hihingi na naman siya ng OTP. Ito papasok sa number natin, sa contact number natin na naka-register sa video. So, okay. So, after na ma-encode natin yung ATM, OTP, so submit natin. So, yan na guys. So, nakalagay na rito, previous setting 100, so new setting 50. So, status successful. So, nagkaroon ako ng change limit sa no pin purchase limit ko. So, okay guys, that's all. So, I hope na makatulong to sa inyo sa nagkakaproblema sa mga online purchase nila na minsan nagde-decline kung mababa lang yung setting natin. Lalo na pag medyo mataas yung natin, yung pinapurchase online. So, okay. So, ito nga pala guys, huwag ninyong kalimutan. So, ito nakalagay dito na unlock, huwag niyong i-lock to kasi pag nakalock ito, so hindi na tayo makapag-purchase online. Saka hindi na rin siya magagamit sa pag nag-purchase ka sa mga department store o kaya sa grocery pag ginamit mo yung pin-based purchase limit. So okay guys, that's all.